And it was that right hand, that short right hand by Linares. That's the punch that I knew was going to... In that last round, the ninth round. Owen, is that a knockdown? It is! Mga kabusing, bukas na nga po ang laban, ang bigating laban sa lightweight division para sa apat na major belt na gaganapin sa Australia. Na itong unified champion na si George Kambosos ay nahirapan nga itong makuha ang weight limit sa 135 pounds. Kaya binigyan ito ng dalawang oras para makuha ang saktong timbang. At itong WBC champion naman na si Devin Haney ay agad nitong nakuha ang weight limit sa 135 pounds at kita natin ang tensyon ng dalawang kampo na nagkainitan. Kaya magandang laban ito, paniguradong may mapapahiya na naman. At itong si Devin Haney ay baka matulad ito kay Lopez na bumagsak sa laban. Dahil kumpiyansa talaga ito na tatalunin niya itong si Kambosos at maging undisputed champion sa lightweight division. Pero ang tanong, kaya ba ng panga ni Haney na tanggapin ang suntok nitong si Kambosos na mabilis rin ang mga kamao nito? At alam rin natin na hindi knockout artist itong si Devin Haney, kaya karamihan sa mga panalo nito ay sa desisyon, kaya paniguradong dadaanin niya ang panalo laban kay Kambosos sa puntos. Bago pa man ang kanilang laban ay atin munang silipin ang laban ng dalawa kung saan ay nadihado ito at bumagsak. At alam nyo ba na itong si George Linares ang nagpayanig sa panga nitong si Devin Haney? At itong si Lopez naman ay nagbigay knockdown nitong si George Kambosos. Ang labang Devin Haney at Linares ay alam natin na wala na sa prime itong Venezuelan fighter. Wala na nito ang mga mabibilis na suntok. Pero kinaya pa rin nitong tanggapin ang mga solidong suntok nitong si Haney. At round 10 ay yanig nga itong si Haney matapos matamaan ang panga nito. Buti na lang wala ng oras at na-save by the bell. At kita natin matapos matamaan itong si Devin Haney ay nag-iba na nga ang galawan nito. Kambosos naman ay isa itong heavy underdog sa laban niya kay Lopez, pero pinakita pa rin nito ang kanyang tibay at lakas para sabayan itong si Lopez, kung saan ay pinabagsak nga niya itong si Lopez sa loob ng round 1. Dahil dito ay marami ang namangha, dahil sa pangmamaliit itong si Lopez kay Kambosos ay nawala na ito sa kanyang depensa. And again, Kambosos not going into Kambosos, you're right, he took it pretty well. Got another one in there, firefight with his opponent. Ah! Bagamat nakabawi man itong si Lopez at pinabagsak itong si Kambosos sa loob ng round 10, pero nakayanan pa rin ni Kambosos tanggapin ang mga follow-up nitong si Lopez at nagawang makasurvive sa pagbagsak. Body shot from Kambosos. That last round, the ninth round. Owen, is that a knockdown? Going for the kill! Tell you what though, if you're Lopez, don't just look for that one punch. Champion who's talking. It's a much better round. Good combat short.
stands dead even. We did get both. If I was in there with him, I just want to left hand. Didn't quite catch him. Feints it to get this guy to move. He has a good degree of just got his rhythm, but he's creating some nice boring. Bam, he lets him. Cambosis is sitting up. Cambosis is sitting up.